SKYE FP by OBS. So 1600 mAh built-in battery. All-in-one pod system siya. 5 to 40 watts yung wattage ratings niya. So dive down tayo para makita natin yung laman ng packaging and pag-usapan natin yung tungkol dito sa OBS SKYE FP. Maraming salamat pala kay Boss Santos Park para sa pagsisend ulit nitong product na to. And big shout out din kay Miss Donna and kay Boss Edward ng Bay Park Vapor Station Using para sa pag-asikaso ng pagpapaship nito papunta dito sa akin at saka sa mga iba pang reviewers. And props din, huge props din kila no, kila Boss Borge, kila Miss Joanne, kay Boss Henry, kay Par Ian, kay Adwin ng Bay Park Vapor Station Manila. So, yun lang guys, dive down tayo and pag-usapan ba natin itong tungkol dito sa OBS SKYE FP. Kailangan ipasok mo yung fingerprint mo. See? Okay, so welcome to our dive down channel para dito sa ating OBS SKYE FP. So, before anything else, gusto ko ulit magpasalamat kay Boss Romel de la Cruz ng Goshen Vapes para dito sa Demon Killer Vape Mat na ginagamit natin sa bawat reviews natin. So, proceed tayo kay SKYE FP. So, dito sa box, makikita ninyo, ito yung illustration ng device SKYE, and meron siyang illustration ng fingerprint dahil nga fingerprint enabled tong ano na to, tong device na to. So, ito, logo ng OBS. And dito, merong nakasulat na Fingerprint Unlock. 1600 mAh built-in battery, Type-C cable, and protection. Sa gilid, SKYE. So, yung nakuha natin is silver. FP stands for fingerprint kasi meron neto yung ano, standard edition. And SKYE. And QR code ng mga social media platforms ng OBS. And sa likod, SKYE standard kit and yung mga inclusions niya. And sa gilid, SKYE ulit, blanco yung gitna, and scratch and check, authenticity checker. So, sa ibabaw, yung logo ng OBS, ganun din sa ilalim. So, unbox na po natin ito. So, ito, kung makikita ninyo, ang unang bubungad sa inyo is yung SKYE FP Kit User Manual. So, malaki to para rin siyang, kasing laki rin siya halos nung ano, user manual ng HotSig RDS. So, ayan, pwede nyong i-post para mabasa nyo siya ng maayos. Focus natin. Yan. Yan. Pwede nyo i-post para if ever na meron akong hindi masabi. Yun naman ang work nitong user manual. So, ayan. Napaka-informative nung ano, user manual niya. Yan. And iba na yung language sa susunod dahil meron siyang multiple languages. Ayan. English, French, Greek, German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, and Dutch. So, ayan, sa likod ng user manual, meron ulit QR code ng mga social media platforms nila and yung pinaka-official website ng OBS. So, susunod, huwag nyo gamitin to. Mamatay tayo dyan. And atomizer user attention. So meron din siyang QR code dito. And
Sunod, yung pinaka layout na nung packaging. So, isa-isahin natin siya para makita nyo mismo ng maayos yung mga inclusion nitong OBS SKYE kit. For MLDL pad with black rubber sealing, pre-installed with OMYE 0.4 mesh coil, 30 to 40 watts, best at 35 watts. For MLMTL pad with red rubber sealing, pre-installed with 1.0 ohms regular coil, 10 to 20 watts, best at 15 watts. USB Type-C charging / firmware upgrade cable, and the pad mod itself. Okay, so basically we're looking at 106mm by 20.1mm by 30.1mm. Bale, yung pinaka-material niya is made out of zinc alloy. And yung pad niya, ang material is PCTG. So, dalawang pad yung kasama nito and naka-pre-installed na yung mga coils. So, kung mapapansin ninyo, wala dun sa unboxing, wala siyang ano, kumbaga walang wrapper tong mga ano, tong mga coils niya dahil nga naka-pre-installed na dito sa mga pad niya. Dalawa yung kasama, isang MTL pad and isang DL pad or direct lang and mouth to lang. So, dito, pag nakita nyo, magnet yung connection niya. Just the usual. Ayan. Ayan, kung maririnig nyo, satisfying din yung, ano, yung tunog niya. Tsaka maganda yung resistance nung, ano, niya, nung magnet niya. Hindi siya basta-basta nahuhugot to. Ayan, kailangan mo talagang lagyan ng pwersa para mahugot yung pinakapad. Test natin yung isa. Ayan. So, just the usual lang din. Layout, sa layout tayo. So, ito, sa ilalim, yung USB Type-C port niya. And sa gilid, yung kanyang air intake. Yan, pareha sa magkabilang gilid. And sa likod, yung logo ng SKYE FP. Dahil nga fingerprint to, itong ano na to, device na to. So, dito sa harapan, logo ng OBS. And sa ano kasi, dun sa standard version, kung makikita nyo yung old school na ano, na fire button ng cube kit, ganun yung ano niya, yung pinaka-itsura. Dito, may, kung mapapansin nyo, meron siyang ano, parang ito yung black, yung pinaka-surface niya. Kasi nga, ito yung fingerprint scanner. And meron siyang silver sa gilid. So, yung ano niya, itsura niya, familiar lang din. Kagaya rin sa mga OBS cube kit, mga ganun, OBS cube mod. And dito sa loob, meron siyang dalawang spring-loaded contacts, gold-plated contacts. Tapos yung apat na magnet connections. So, 5 clicks to turn it on. Ayan. Tapos magpo-prompt yung logo na OBS and diretso na sa pinaka-user interface. Bale, out of the box, wala siyang ano, wala pa siyang, syempre wala pa yung program ng fingerprint. So, ayan, pagkat kinlik nyo siya at walang atomizer, nagbabibrate siya. Tapos, dun sa layout ng screen, dito sa ano, sa upper left corner, logo ng OBS, and sa right corner is yung battery level indicator or yung battery icon niya. Ito yung wattage and yung lock icon tsaka yung W which is the wattage and kanyang puff counter. So meron siyang 1, 2, 3, 4 apat na digits yung puff counter nito. And attach resistance dito sa pinaka una and yung applied voltage and kung ilang seconds nyo siya pinaf. So wala pa siyang ano, naka-program na fingerprint. So I'm not sure kung ang use ng fingerprint nito, kumbaga kung halimbawa ginagamit nyo siya tapos nilapag nyo, tapos mga after mga 5 minutes pag nag-sleep mode na siya, pag dinampot ninyo, kailangan mo pa ipasok yung fingerprint mo. Hindi ako sigurado kung ganun siya kasi
wala pang juice yung mga pad niya. So mahirap i-try dahil nga baka masunog yung coil niya. Pero for sure, sa una, kailangan ipasok mo yung ano mo o scan mo yung fingerprint mo pagka galing siya sa pagkakapatay. Then pag i-on mo siya, kailangan mo ipasok yung fingerprint mo. Parang yung mga kagaya sa mga cellphone. So, para i-set up yung ano, yung fingerprint, click lang natin tong ano, tong fire button plus the plus button or up button or right button dahil nga yung layout nito pahiga. So, yan, pagsabayin lang natin, tapos scan mo na yung fingerprint mo. Yan, meron na isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Oops, isa pa. Yan. So, ayun na. Na-save na siya. So, tatry natin siyang patayin. Ayan. Then, on natin ulit. Tingnan natin kung hihingin niya yung fingerprint natin. So, ayun nga. Confirm nga, ganun siya. So, kailangan natin i-touch to. Ayun. So, yun yung ano, use nung fingerprint scanner niya. Okay? So, na, kung mapapansin nyo, may naka-litaw dun na ano, na lock icon. Click nyo lang tong ano, minus button ng 3 times. Yan, para mawala siya, para ma-adjust nyo yung wattage niya. So, ang minimum nito is 5 watts and 20 watts dahil sa una wala pa kasi nakalagay na pad, so pinapakita niya hanggang 20 watts lang. Kung ilalagay natin tong ano DL pad na mayroong 0.4 mesh, so ayan, na-read niya pad atomizer. Ayan, umakyat siya ng 30 watts dahil hanggang doon lang yata yung pinaka ano niya, pinaka limit. Pero hindi, 30 to 40 watts kasi itong ano na to eh. OCC na to. So, pwede natin pala i-akyat yan. Yan, up to 40 watts. So, minimum 5 watts. And nagra-round robin siya. So, check natin. Scroll yan. Napakabilis. So, ganun lang. Alisin muna natin to. Dahil baka ma-accidentally fire natin siya. So, pag pinindot natin itong ano, fire ng ano, 3 times. So, wait. Mabilis kasi mag-hibernate yung screen niya. Ayan, naka-lock siya, di ba? Click natin to ng tatlo, yung ano, minus button. Ayan, nawala siya. So pag ilalock natin siya, 3 clicks dito sa fire. Ayan, no, nakita nyo, nag-lock na siya. So, para i-unlock, 3 clicks din sa, ano, ulit sa minus button. Ayan, nawala na yung pinaka-lock icon. So, try natin na refillan na tong ano, MTL pad tsaka yung DL pad niya para matest na natin siya. So, dito sa DL pad, ang gagamitin ko is RY4 series by Masons Butter RY4. 9 mg yung ano neto, nicotine load. And 70 bg, 30 pg. So kung mapapansin nyo, yung ano niya, yung wicking holes niya, malalapad din. So automatic, kaya nito mag-handle ng mga max bg. Ayan, sa ilalim makikita ninyo yung ano, yung pinaka OCC tsaka yung mga magnet. And hindi to kagaya ng ano, ng ibang pad na pag ganito yung install mo, DL siya. Tapos pag binaliktad mo, MTL. Dito kasi dahil nga dalawa naman yung pad na kasama, hindi na kailangan yung ganun. And kung makikita ninyo, isa na to sa Pro dahil clear yung pinaka pad or tank niya. And yung style niya is yung parang mga RPM. So para siyang whistle type, flat type yung pinaka mouthpiece niya. Built ito, built in yung pinaka drip tip niya, hindi siya natatanggal. Ayan. So, fill na natin tong ano, tong DL pad para matesting natin siya.
So ayan, na-fill na natin yung DL pad. Just let it stand for at least 5 minutes. Dahil nga, kailangan natin magantay dito dahil naka-pre-install siya. Hindi ko na rin pinatakan yung mga wicking holes. Dinirekta ko na yung juice. So kailangan antayin natin na masaturate mismo yung wicking niya. Okay. So sunod na i-fill natin is yung MTL pad niya. Yan. Bale, ang gagamitin ko dito is Nick Salts, Nick Cloud Chaser, and ito yung Reds. So shout out kay Manong Red ng OBS Philippines. So fill na natin to para matest out na rin natin siya. So ayun, na-fill na rin natin tong MTL pad niya. Ganda nung nung layout nung pinaka-pad dahil clear siya. Kaya hindi pa inindias na makita yung remaining juice level natin. So dito pala, ang ginamit ko nga is Nick Salts na Reds by Cloud Chaser. Gawa to ni Vape Time Philippines. Shoutout kay Boss Beep Martinez. So 25 milligrams yung pinaka pinaka nicotine load nung Nick Salts, and I believe this is 50-50 ratio. So ayun, antayin lang natin na ma-saturate yung mga cotton nya. Then proceed na tayo sa testing stage natin para dito sa ating OBS Sky Kit. Okay, so size comparison muna tayo. Ayan. So ito, i-compare natin siya kay Vaporit 40. Ayan. So technically halos magkasing laki lang silang dalawa, and parehas din tong 40 watts. Mas malapad lang tingnan si OBS Sky Kit, yan sa gilid, pero parehas lang sila halos ng laki. And sunod kay Vapex Geyser S. Dahil nga meron ng mga nakakuha nitong Vapex Geyser S na to, so alam na ninyo yung may idea na kayo kung gaano siya kalaki. So ayan, medyo mas malapad si Geyser S sa kanya, pero kasi 50 watts naman to. Okay, so sunod, compare natin siya, size comparison natin siya with Fog Stick by Sigeli. Ayan, halos magkasing laki lang din sila. So ayun guys, proceed na tayo sa testing stage nito. Then record na tayo ng intro and outro para mapag-usapan na natin kung kamusta tong performance ni OBS Sky Kit. Pero actually may tiwala ako na maganda performance nito, kasi OBS is sila yung maker nitong sikat na sikat dati na RTA, which is engine RTA. Yan. Kumbaga, kung naalala ninyo, way back 2017-2018, number one na RTA to para kay MB or kay Mike Babes. Yan. So proceed na ako sa testing stage nito, then record na tayo ng intro and outro. Yan. Closer look lang natin yung pinaka-device para ma-appreciate ninyo yung itsura niya. Yan. Napaka-pogi niya, tsaka hindi siya hindi siya feels cheap. Medyo hefty yung niya sa kamay, and may bigat siya talaga. So, yun guys. Back to normal view tayo. So, yun guys, OBS Sky Kit FP. Pros and cons tayo dito. Siyempre, unang-unang pro neto yung pinaka-main features niya, which is the fingerprint unlock and lock features na kailangan nyo ipasok yung ating fingerprint. Bakit siya pro? Kasi lalo sa mga advantage to sa mga vapor na, kumbaga, lalo ngayon sa panahon ngayon dahil pandemic,
magagamit ninyo yung features na to, kasi hindi basta-basta magagamit ng ibang tao yung ano beep ninyo gaya nito. So ayun, second na pro niya is USB Type-C cable na siya. Nasa ilalim nga lang yung pinaka ano, yung pinaka port. Mas maganda sana nandito sa gilid, pero okay lang naman, at least naka USB Type-C na siya. And third pro is dalawang pad yung included sa ano packaging. So isang ano, itong pula yung rubber niya is pang mouth lang. And itong isa, yung black, is pang direct lang. So big pro yun, kasi kumbaga hindi nyo na kailangan magpapalit-palit na OCC nung kasama dito para matesting yung isang kasamang coil na pang mouth lang or mesh coil. Kasi dalawang pad yung kasama sa kanya. And susunod na pro is yung layout ng screen. Para sa akin, napaka-informative nung ano, layout ng screen eh. Nandyan yung puff, yung attach resistance, voltage, and kung ilang seconds mo siya pinuff. Although sa mga ibang devices, meron naman na talagang ganitong ano, kamada ng screen, ng user interface. Pero kumbaga, dito sa OBS SKYE kit, napakalinis nung ano, nung pagkaka alignment or yung pagkaka program nung ano user interface niya. So para sa akin, pro 'yon. Sunod na pro, yung looks. Hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago sa mga mods si OBS. Gaya nung ano, dati yung cube kit nila, napakaganda ng pagkaka brush stainless steel noon. Same na same lang dito. So para sa akin, maswerte ako dahil ito talaga yung prefer kong kulay. Susunod na pro is yung magnet connection niya. Yan. Napaka ano, napaka kapit. Hindi siya yung basta-basta malalaglag. So big pro din yun, dahil may mga magnet connections na medyo maluwag. Tapos kumbaga pag uhugutin mo sa bulsa, nauunang matanggal yung pinakapad. Dito kasi tinry ko siya, hindi naman. Kasi sumasama kagad yung ano. Ang ginagawa ko pa nga, ang ginagrab kong una is yung pinaka drip tip. So okay lang naman na ano, na matanggal siya paminsan-minsan, lalo pag mahigpit naman yung pinagsasaksakan ninyo. Pero maganda kasi sa kanya, automatic siya naglalak. So kahit mahigpit siya, maipit, na nangyayari, hindi basta-basta magpa-fire, kasi hinihingi niya muna yung fingerprint data mo. And susunod na pro is yung profile ng fingerprint. Meron siyang ano, pito na profile, tapos bawat profile may anim na program or anim na fingerprints yung pwede mong i-save. So kung gagamitin mo lahat yun, isa lang ibig sabihin nun, kumbaga mabait ka kasi pinagamit mo sa iba yung bait mo. Pero hanggat sana, hanggat maaari sana wag, dahil na pandemic ngayon, kumbaga iwas lang tayo sa posible na maging ano, hawaan ng mga ano, laway-laway natin. And susunod na pro is yung ano niya, battery life niya. Kasi dinire-diretso ko ng gamit to, halos siya lang gamit ko sa isang araw. Buong dire-diretso, wala siyang ano, kumbaga walang ano, walang palya yung gamit ko sa kanya. Hindi naman siya basta-basta nalulobat, at actually may natira pang ano, one bar doon sa isang araw na yon. And susunod na pro dito, kasi ito direct lang talaga siya. Medyo ano siya, medyo maluwag yung hipak. While dito naman sa kabila, sa MTL, talaga masikip yung hipak niya. Meron kasi mga may mga ano kasi, ibang pad na sinasabi nila MTL, pero kumbaga mahirap yung ano, mahirap yung pinaka draw niya. And ayun nga po, ibig sabihin maluwag yung ano, yung draw niya. Dito kasi medyo ano, masikip. Sino ba yung kuya ng kuya na yun? Okay, so balik tayo. Real life shit, bro. Nasa totoong buhay tayo. May mga interruption na hindi natin hindi natin na-expect. Ayoko naman na i-edit to, dahil, di ba? Kumbaga, straightforward lang tayo. So, ayun. Pag-usapan natin yung ano niya, yung con niya. First con sa akin is yung mga OCC niya.
non-adjustable airflow, fixed airflow siya. Eh, sa ngayon, siyempre, new era na tayo, kumbaga marami na naglalabasan ng AIO pod kit. Eh, hanggat maaari, meron siyang AFC para ma-dial up natin yung pinaka, ano, yung pinaka preferred nating draw. Pero, dito naman, since label to as direct lang yung black and yung red, mouth to lang, na-stand naman nila yung, kumbaga na-hold naman nila yung ground nila na ganun nga yung draw. Although, ito, MTL, nowadays kasi ano eh, pag sinabing MTL kasi, basta masikip lang yung hipak, MTL na sa kanila yun. Hindi kasi ganun yun eh. Nagdidepende kasi sa chamber yun. Kumbaga, yung may MTL kasi na precise dapat yung airflow sa ilalim ng coil, tsaka dun sa labas. Kasi, for example, ito, maigpit. Maigpit yung ano niya, yung hipak niya. Pero, kumbaga, hahabulin mo yung hininga mo dahil sa sobrang higpit niya, hindi ganun ka siya design talaga yung as in pure MTL na makukuha natin sa mga rebuildable MTL tanks o RTA. So, try natin yung ano, yung pinakapang MTL niya. Yun yung sinasabi ko, parang hahabulin mo mismo yung hininga mo. Unlike sa mga rebuildable MTL na pag-pop mo pa lang, may muna nandito na agad sa bibig mo yung usok, malulunok mo agad dito, parang may merong hangin na ano eh na kakapusin dito sa part mo para bago mo siya higupin. Kumbaga mahirap eh dito sa part na to. Ayan, hindi ko siya mapaliwanag eh. So okay lang naman din siguro dahil karamihan naman sa mga vapor natin ngayon, average is for mga direct lang vapors. So, ayan nyo na yun. At least, meron kayong option para sa masikip na hipak. And second, ano, con para sa akin, sana nilagyan nila yung takip ko. Kasi yung mga ganitong design nyo, nauuso yung meron takip. Kumbaga, plus lang din sa, ano, sa pogi points nung pinaka-device. Kasi, kumbaga, mas malinis. Although, maganda naman na yung pagkakagawa nito, itong OBS, kaya okay lang din, subjective na lang yun, kumbaga. So, yun lang naman, ho yung, ano, yung cons ko rito. Ah, one last thing. Sa ganito kasi kalaking device, 40 watts, I mean, seryoso, 40 watts lang. Meron kasing mga, ano eh, meron kasing mga lumalabas na device ngayon na mas maliit yung form factor dito. Pero, kaya nilang ano, na-integrate nila or na-execute nila na at least man lang maging 70 watts or around ganun, di ba? Kasi, para sa ganito kalaki, tapos medyo makapal siya, siguro kaya naman tong at least gawin yung 80 watts para, kumbaga, makapag gamit yung mga direct lang natin yung talagang malakas ang uso kasi ganun na labanan ngayon. Ang pad system kasi ngayon, ano na eh. Dati kasi ang pad system, close pad system lang. Kumbaga, ano lang, masikip na ipak lang. Flavor and ano lang, nicotine cravings lang inahabol mo. Ngayon kasi, nauso na yung ano eh, yung all-in-one pad system na kumbaga parang sub-ohm tank na rin siya bumato. So, yun lang, sana ginawa nila. Or kaya, at 60 watts, 50 watts, di ba? 40 watts kasi is medyo ano, kulang para sa akin. Pero sa akin lang naman yun, in my honest opinion lang. Depende pa rin kasi magkakaiba kasi tayo ng style, magkakaiba tayo ng preference. So, ayun lang guys. Bali, shoutout pala kay, ano, kay Boss Red and kay ano, kay Marco Alcoseba ng OBS Philippines. Dahil nung time na pinost ko to, medyo nag-call out ako na maganda sana sa review na to, suot mo, OBS na shirt din. Eh, since they are just one all sana away or sana all away lang. So nag-respond naman kagad si Boss Red. And kung makikita nyo doon sa post ko, agad siya, nag-comment siya. Pero meron siyang specific size na sinabi doon na
Alam niyo yun? So, sabi ko sa kanya, ipag-giveaway ko na lang. Diba? So, ito siya. OBS shirt. Brand nyo to. Hindi ko sinukat dahil hindi rin obra. So, yan. Napakaganda ng design niya ito. Simple lang. Alam mo yun, yung tipong ganyan, no? Napaka-minimal lang sa harapan pero sa likod, masyadong malaman yung nakasulat. Diba? Genuine taste with intense emotion. Damn, bro. Ang lalim nun. So, ayun. Bali, ang gagawin kong ano, gagawin kong mechanics. Itong review video ko, i-share ko to sa isang group lang muna. Then, siguro pinaka ano, mechanics ko na lang, paunahan na lang ko sino na makapag-comment ng hand-check nila yung OBS products na meron sila, kahit luma or bago. Kung sino una makapag-comment. Pero, PS lang mga boss, hanggat maaari, okay lang ako sa ano, hanggat maaari ano lang, yung pwedeng makapag-grab or makapag-palalamove, pero at buyer's expense. PM nyo lang ako, or kaya ako mag-PM sa inyo, makikita ko naman yung kung sino unang-unang nag-comment ng hand-check nila, yung photo nila, kahit photo lang, yun lang. Pero siguraduhin nyo na at least mga, yung lugar ninyo, kung pwede maabot ng lalamove or yung grab lang. Kasi, wala tayong ano, extra time para pumunta pa ng LBC or JRS para magpa-shipping. So, ayun lang guys. Sayang din to. Hindi nyo naman bibili to. Hindi naman binibenta yung mga ganito eh. Mga ganitong merch. Ayan. So, ayun lang mga guys. Actually, meron silang iba pang ano, devices sa mga nakikita ko sa promotion team nila. Medyo curious ako dun sa isa yung merong kasamang sub-ob tank. Kumbaga, kasi yung OBS Cube kasi, napakaganda ng performance nun. Pati yung OBS Cube Mini. Yung meron din siyang sub-ob tank na kasama. So, nakikita ko kasi pinopromote nila yon. So, pag pinopromote, ibig sabihin magkakaroon dito sa Pilipinas. Check out natin kung kamusta yung performance, kung uubra lang, di ba? Para alam din ng mga end users kung okay ba yung bibili nila. And, di ba, kumbaga, hindi lang sila magdidepende sa looks. Paliwanag din natin sa kanila kung ano talaga yung product na yun. So, yun lang guys. Overall performance, 8.5 to out of 8.5 to 9 out of 10. Kasi, okay naman. Big Pro kasi talaga yung dalawa yung kasamang pad sa kanya. And yung fingerprint na. Bali, ang work ng fingerprint, pag nag-standby na siya, ng mga, let's say, 5 minutes, kailangan mo na ipasok ulit yung fingerprint mo. Okay lang naman yun, walang problema doon, napakadali lang, itatap mo lang. Tsaka pag galing sa pagkaka-off yung device, pagbukas mo, hihingin niya yung fingerprint mo, parang mga cellphone lang. So, yun lang guys. Abangan na lang natin kung sinong magdadala nito dito sa atin sa Pilipinas. Pero for sure, mura lang to. Mga SRP na ito, mga nasa 1 plus lang malamang. So, yun lang guys. Last vape tayo dito. Gusto ko ulit magpasalamat kay Boss Santos Park ng Vape Park Vapor Station Manila sa pagtitiwala na magpadala ulit ng ganitong device. And big shoutout din sa buong OBS Philippines. So, last vape ha. Okay sa chain vape po. Oh.